Guys, welcome to our vlog. In this video, i-try natin i-compare ang internet speed gamit ang iba't ibang medium ng sa pag-connect sa internet. So first natin na gagamitin or i-check yung 2.4G at saka yung 5G at ang isa ay yung paggamit sa LAN cable, no? Ang gagamitin nating device sa pag-check sa Wi-Fi, guys, sa dalawang connection sa Wi-Fi, itong Vivo V20, at sa LAN cable naman ay gagamitan natin ng laptop. Okay, so I think let's go. Bali, ito yung laptop natin na gamitin, guys, para sa ating LAN. Sa testing natin sa LAN. Or using UTP cable. At Lenovo siya. IdeaPad. Ayan. So, 2012 pa ito, guys, yung Lenovo IdeaPad ko. At ang phone naman na gamitin natin sa pag-testing sa Wi-Fi ay yung itong Vivo V20. Okay, so let's start. Okay, guys, so nandito na tayo sa screen natin. So first, connect muna tayo sa ito. I believe ang ginagamit ko na na modem, guys, ay itong V009 China Unicom. Speed test natin to. So first, connect muna tayo sa 2.4. So, itong isa, yung 5701B1. Yan, connect tayo dito. Then, speed test natin, guys. Again, ang purpose ng video na ito ay i-compare natin yung tatlong paraan sa pag-connect ng Wi-Fi. Di ba? So, speed test natin kung may kaibahan ba. Kung ano ang mas malakas. So, fast. Okay. Nandito ako ngayon sa Hilario P. Davide Senior National High School, Kulawin, Agaw, Cebu. So ito siya, 43 Mbps. So tatlong beses natin, guys, i-check. ang tower dito sa amin ay mga ano lang siya, malapit lang. Bali, smart ito, guys. Smart yung gamit natin. So 38 46, hindi siya lumalagpas sa 50 Mbps yung 2.4 gigahertz na Wi-Fi. So bali, below 50 talaga lang siya, guys. Oy, ito umabot sa 50. Good sign. Baka tataas pa. Parang dito na siya, guys. Okay, tumataas pa, 51 Mbps. Okay, so bali 51 siya, guys. No? 51 Mbps. Yung kaya niya. Maximum, no, gamit yung 2.4 G. Na ngayon, papunta tayo sa 5G, guys. Again, ang ginagamit natin na modem is China Unicom VN009. Connect tayo sa 5G. Ito yung 5G. Legit na 5G yan, yung guys, ha. Okay, speed test tayo. Tanggalin muna natin lahat, guys. Okay, speed test. 5G to, guys, ha. Ayun.
Ayan, 220 Mbps. Again, ulitin natin. Medyo nasa loob kasi ako ng kwarto guys, yung modem natin. Baka hindi masyadong nakaka-receive ng signal. So, 270. Okay, ulitin natin ang isang beses. Okay, so hindi siya lumalagpas sa 280 Mbps guys. Yung kung 5G ang gagamitin natin. So ganyan siya. Ganyan siya guys. So ngayon ang gagamitin naman natin guys ay i-check natin kung ano naman may kaibahan ba yung connection, no? May dahilan ba ang medium na gagamitin natin para makakonect sa wifi sa speed niya. Again, kanina 2.4G ano siya hanggang 5 hanggang 50 Mbps lang siya, no? Then dito sa 5G nagiging 280 Mbps. So medyo malakas-lakas. Ngayon ay gagamit tayo ng LAN cable. No? Yung UTP cable. Okay, so ito yung modem natin guys. Ayan. Okay lang dyan. So nandyan yung UTP port. Saksak natin yung UTP cable. Yung gamit natin na UTP cable guys ay yung dala ni TP-Link Dico. So, legit yan. So, saksak natin. Okay. Then, ito naman. Okay, so, pasensya na. Medyo makala tayo ngayon, guys. Medyo may... At ito naman, isaksak natin sa... Dito sa port niya. So, matagal ko na to gustong gawin, guys, na... Tingnan ko kung nakaka-apekto ba ang medium na ginagamit natin guys sa pag-connect sa wifi, speed. Okay, so yes, so out muna natin yung wifi, turn off muna natin yung wifi. Ayan, para ang lalabas na ang malalabas na lang talaga ay yung LAN. Okay, so kita natin guys, LAN na siya. Turn off na yung wifi. So, punta tayo sa Google guys. Dito tayo. Then, yan. Then, punta tayo sa fast. Yan lang. Fast. fast.com enter. Yan. Tingnan natin guys ha, kung may kaibahan ba. Ano mo malakas? Okay, so lumalagpas yan ng 79, 80, 83, 84, 85 Mbps, 86. Hindi ko alam guys kung gigabit port ba ang LAN port nitong Lenovo. Hindi ko alam guys ha. Kasi may mga LAN port na gigabit. Ito, IdeaPad, parang hindi yata guys. So, 92 Mbps, parang 100, up to 100 Mbps lang yata yung kaya guys. Support na ito. Ulitin natin guys. So, again, we are using a UTP cable na guys ha. So, yan, connected na siya doon sa 5G modem natin. So, yan talaga siya guys, no? Hindi siya lumalagpas sa 100 Mbps, no? Bali, ito lang talaga siguro ang kaya niya. So, I believe, magdepende lang siguro sa LAN port, no? Sa capability ng ano natin, yung
laptop natin, yung network LAN card natin, no? So ganyan na rin siya, guys, 91 Mbps. So mas mabilis pa rin yung 5G. Pero I'm not very sure, guys, ha, kasi check ko muna, guys, no, i-confirm ko yung theory ko. Baka tingnan ko yung specs ng ano ko, ng Lenovo IdeaPad. Ito yung is 45. Ito yung sa akin, eh. Ayan. Specs. Wala. Tingnan natin ang specs, guys, para maano natin ang answer. Okay, IdeaPad is ano ba talaga tong ano sa akin? Check ko muna, guys, kasi parang may P yata yan, eh. Check ko muna, nasa likod to, eh. Likod. Is 410p. Is 4. So mali siya, guys, no? Is 14p. Okay. Ayan. Specs. Guys, baka 100 Mbps lang talaga yung kaya niya. Okay. Oh, pride, yeah. Ito, pero ito yan. Lenovo IdeaPad. Features integrated. Text picks. Wala siya, guys, no? Walang alam. Hindi natin makuha yung kung ano yung network niya. Okay, so I believe lagi, guys, no, up to 100 Mbps lang ang kaya niya sa laptop na ito. Iwan ko yung mga laptop na bago na mga gigabit na, so pwede na siguro yun. Meron ba? So ganyan lang, guys, thank you for watching. So ganun, as a summary, mas malakas talaga yung 5G, guys, no? Then disclaimer lang, or reminder lang din, baka sa ano, sa capability ng laptop din nagmatter din, kasi may mga gigabit port kasi ito sa akin parang 100 Mbps lang ang papasok. So that's all for now, guys, thank you for watching.